Good morning. So, nagbabalik tayo sa aking vlog for today. So, ito yung itong sapatos na binili ko like 2 months ago na. Kasi size 8 si King. Pero akala ko kasi yung Vans shoes is smaller size. Kasi first time kong bumili na mga itong shoes, so hindi ko alam talaga na pare-parehas na pala talaga ng size. So, bumili ako ng 8.5 na pala. Christian? Listen. Listen, mommy is talking to Christian? Please? Okay, what do you want to say? Patapusin muna natin siya before tayo mag-continue. What do you want to say? Okay, can mommy talk now? Ano? So, bali ito guys, binili ko 2 months ago na sapatos. Tapos, ang size na nabili ko is 8.5. Na normally talaga sa time na yon si King ay size 8. So, kala ko kasi iba yung size ng ganitong brand. Kala ko iba yung ano niya, yung sukat ba? Baka mali kay King. So, ngayon, isusukat ko rin sa kanya kasi lalabas kami. Itatry ko kung okay sa kanya, no? So, King, can you please try this one, please? Come on. Sit down here, please. Yes, please, just try. If that okay, please. Come on. Come on, Titi. Try, come on. Try, guys. Itatry ni King itong sapatos. Come on. Put the shoes. Yeah, put the shoes on. Sit down here, please. Say hi, Tita. Hi, Tita. Say hi, wave. Hi, Tita. Hi, Tita. Hi, Nanay. Hi, Nanay. How are you again? Hi. So, try natin ito, ha? Kung pwede na bang gamitin ni King? O hindi? Siya, sana ka siya. Malaki pa rin ang space. Medyo ano, wait. Parang may ganito pang bakante. So, ito yung design mo. Pero siguro pwede ko naman ito pasikipan. Ito. Dito. Ito kasi meron naman siyang ganito. Parang dito lang siya natumba. Matapin ako. Parang ganito. Ito naman pala ako. Sikipan. So, gagawa muna ako ng breakfast before kami lalabas ni King. Siguro mag egg tsaka bagel with cream cheese and avocado. Siguro yun na lang. So, gagawa ako ng breakfast, guys. Alam niyo ba guys, swerte talaga ngayon kasi medyo naulan. Kasi grabe talaga ang init. Pagabi, di kami nakatulog. Kasi kahit si King, ano siya, si King kagabi galaw siya ng galaw. Kasi sobrang init. Talagang ano siya, humid. Ibang init niya talagang, parang ano, ibang init niya parang malagkit na iwan ng init na hindi ko maintindihan. So, pagawa na nga. Be careful! Inila niya yung pati niya. Kasi gusto niya mas malapit sa kanya kasi ganun pa rin guys, napati pa rin si King. Kasi kapag, ang problema pa ni King kasi kapag punta siya ng toilet, medyo hindi niya pa kayang mapigilan yung ihi niya ba. Pero, so far guys, sa gabi, hindi ko na siya pinapanapi. Bali, before siya natulog, pinapaihi ko siya. In the middle of the night, pinapaihi ko siya. At saka sa morning, like 5, depende kapag nakagising, let's say, nagising ako ng 5, o nagising ako ng 6, mga ganun. Kapag ihi ako, paihiin ko din siya. Yun, ano yung style ko sa kanya.
para at least hindi niya mapigilan yung ihi niya ba? So kasi guys, siguro mga 1 week na or 2 weeks something na ano siya, na dry pa rin yung napi niya sa gabi. So ibig sabihin, hindi siguro kailangan yung napi. Pero nilalagyan ko pa din in case na mag, ano siya ba, mabasa yung bed niya. So alam mo naman minsan, middle of the night, tulog tayo, pagod tayo, ayaw natin magpalit ng bindings niya. So yun, kaya ninanapin ko pa rin siya just in case ba na talagang, ano ba, emergency ba? Kaya kailangan talaga nakapad pa rin si Ting. Nakanapi, sorry pad. Nakanapi pa din siya. Para sa hindi ako magpalit ng bedsheet niya sa kalahat ka ng sa gitnaan ng gabi. So kaya napi pa rin siya. Pero dry siya sa umaga, which is, that's fine. Kaysa naman sa laba ako, laba-laba ng laba. So, nakakat ako ng avocado, guys. Salamat talaga ako na umulan kasi grabing init. Nagubad na nga ako matulog, guys, kasi grabing init. Uy, grabe. As in, super. Ito naman pag lamig-lamig. Pag init-init. Ito pala yung avocado nila, guys. Oh. Mantik na siya man. Oh, sira na siya sa loob. Pero tanggalin ko na lang ito. Hindi naman siya sira totally. Parang ano lang siya ba? Siguro sa pagpisa-pisa ng mga tao ba kapag nabili sila, chine-check nila yung avocado kung okay yun, hindi pag natatouch nila yung skin nagkaka-itim siya. Yeah, so this is what I'm gonna have. Brunch ko na to kasi si King nakapag-cereal na siya, which is busog pa siya. Ito sa akin brunch na to. Ito na yung breakfast ko at saka lunch. So, lagyan natin ng mayonnaise konti. Konti lang, guys. Tsaka lagyan natin ng black pepper. Lagyan natin. Good? Really good. Konting asin lang. Konti-konti lang. Sarap na yung avocado, eh. So good. Ayan na. Ayan na natin yung egg. Ilagay na natin yung egg. Sarap siya, guys. Kasi mabusog ka na ba? So, tignan nyo guys ha. Para siyang donut. Pero matigas ito siya. Tapos healthy. Paubos na pala ito. Kaya ako nang umili. Yeah, so. Simple breakfast, guys. With cream cheese pala. Ayaw ko cream cheese. Tapos nito itong cream cheese ko eh. So, cheese. Na-miss ako dito sa... Na-miss ako dito sa video ko kahapon sa shop. Ito yung parang ano sa atin. Alam, sa iba nakakaalam ng utap sa atin. Ito siya, guys, oh. Bali, ano ito? Bali, parang Indian pastry siya. Para siyang utap talaga ang lasa niya. Utap. Ayan. Ang sarap siya, guys. Bali, utap siya. Pa sa akin, utap ang tawag dito, eh. Pa, tawag na dito is pa pastry. Ang sarap. Talagang parang lasa ng Pilipino siya. Nung na-amaze ako, sabi ko, nakita ko kahapon, sabi ko, na-try ko nga ito kasi para mukha siyang ano, parang similar siya sa utap na paborito ko sa Pinas ba, na pagkain. So, ito na. Naluto na yung itlog. Tsaka sa kasi ngayon, guys,
Ngayon today kasi, gusto na kayong lumabas. Sabi niya ano daw, park. Pero hindi kami sa park pupunta. Pero kailangan ko muna kakain muna ako kasi baka mag-collapse ako doon sa kakahabol kay King, guys. Alam niyo naman gaano si King ka energetic. Nakpamor! So, yeah. Outfit check. Yan guys, simple lang ang ating outfit for today. Laki pa rin ang chan. Tabunan. Yan. Ito guys, itong damit ko na to, itong top. Bali, ano na to guys, siguro mga 2 years old na to. Nabili ko lang sa Primark. Ito, Zara. Sale. Shoes online. Tsaka itong earrings ko siguro, yeah, yung last holiday namin doon sa Lake District, yun. Ganyan siya. Nagamit ko, same. Nagamit ko pa din hanggang ngayon, guys. So, bali, ito lang yung mga damit na na-save ko nung naglipat kami ng bahay. Yung iba, pinamigay ko na. Yan. So, let's go! Let's go! Let's go, guys! There, King. There, look, the monkey. Yeah. Are you not scared of the monkey? Christian? No. Monkey. Christian, wait! Guys, can you make a gap so this cow can get through? You want to eat? He's hungry. Thank you so much. And another one's coming through as well. It's coming through already. It's right next to him. Yeah. Roll the doctor. They're full. So as you can see, our monkeys have a varied diet. Every morning we feed them a range of fruits, vegetables, grains and seeds. But what's wonderful about living here is that they are free to eat whatever they can find throughout the vegetation. So this includes grass, leaves, invertebrates and berries. And when they're available, they enjoy eating beechnuts and acorns. In the wild, they'll sometimes even catch and eat scorpions, which they will have to do very skillfully. Now you might be wondering what happens to our monkeys in the winter. Well, our monkeys don't need any indoor enclosures but live freely outside at Trentham or... Massive, isn't it?
His mom has a bit of this though. No shouting, Christian. Hello. Yeah. Going to the king sa ano? Ng kaibigan. King. Christian. Enjoying your ice cream? Is it good? Oh, what is it? Nakauwi na kami ni King at dito na kami sa bahay. So, alam niyo ba guys, nagki-crave ako ng ano, ng manggang hilaw. Gusto ko nga sana lumabas at saka bibili doon sa shop kasi malapit na yung shop ng Asian dito. Pakistani shop siya, Indian shop, African shop. Nandun na, pero nandun na yung mga fruits nila, yung mga fresh na mga fruits sa Asia. Pero hindi ko sure ngayon kung meron silang manggang hilaw kasi nagki-crave ako eh. Pero wala akong ano, wala akong bagoong or alamang. Pero parang ang gusto ko kasi ganun ako kapag malapit na yung ano ko, yung buwan ng dalaw ba. Sarap kumain ng mga maasim, sarap igupin yung suka. Ano pa pinagagawa ko kapag ganun? Ganun yung mga minsan nagluluto ako ng mga biko, yung mga matatamis, ganun, sarap din yun, oh my god. And alam niyo ba guys, ang talagang gusto-gusto kong kainin, yung ano ba, yung talbos ng, ano nga yun, King? Talbos ng kasaba ba, na may gata, tapos merong paksiw na isda, oh my god, masarap. Tapos yung kanin mo is masipag, or bordagol, tama ba, bordagol? Ang sarap yun guys. Tapos ano pa ba yung na-miss ko sa Pilipinas? Ang na-miss ko pa sa Pilipinas, yung tarok ba na ginataan na paksiyo. Yung tarok na isda. Ewan ko lang kung ano tawag doon sa inyo. Siguro karpa ba yun sa Tagalog? Hindi ko alam kung karpa ba yung tarok. Sa amin kasi tarok eh. Tapos ano pa ba ang paborito? Ang gusto. Yung mga ano talaga yung mga ganong pagkain talaga na-miss ko. Hindi ko na-miss yung mga karne-karne na yan. Ang na-miss ko yung mga ganong klaseng pagkain na na-miss ko talaga. Tapos yung mga saba na saging, na saw-saw sa bagoong na may asukal, na may sili. Kasi dito guys, mahal talaga ng ano dito. Ang mahal ng ano dito, saba na saging. Siguro mga mahal, mahal. Tapos ano pa bang gustong kain na luhalo, yung talagang luhalo dun sa poblasyon. Mga ganon na pagkain, masarap. Hanggang crave na lang tayo nito. Kaya gusto ko talaga lumabas at saka ibili ng mangga ba. Hindi ko alam kung may mangga doon sa pack na yun, sa pack foods. Nag-iisip pa ako kung lalabas ako kasi itong tamad ko na ano. Talagang tamad, no? Karating na namin talaga guys, ay na ano talaga din si King, na amazed din siya sa monkey. Tapos, yun, maraming ano din, maraming tao, talagang labas-pasok yung mga tao, maraming umaalis, maraming pauwi na, maraming pa rin dumadating. So talaga, kasi siguro maganda ang weather. Kaya talagang na ano sila. Come here, King. Say bye-bye, tita. Christian? Okay guys, mag-relax muna kami ni King guys, ha? Thank you for watching. Kapag hindi pa kayo nakapag-subscribe, please like and subscribe and click the notification bell. No, thank you for watching. Bye! No, so funny.